dito talagang napupulfill yung mga sarili natin, yung mga pakiramdam natin. Imbis na mainip tayo, ay ma-enjoy pa tayo lalo. Dahil araw-araw meron tayong ginagawa, meron tayong pinagkakabalahan. Depende din naman sa atin yon kung ano yung passion natin, ano yung hilig natin. Yun yung tunguhin nating linya, yun yung gagawin natin. Katulad na lang dito sa mga ginagawa namin, dahil nandito rin yung hilig namin, nandito yung linya namin, kaya ito rin yung mga pinagkakabalahan namin. Itong pag-aalaga ng mga hayop, iba't ibang hayop. Dito rin naman, nagbabase lang muna kami dun sa aming kakayahan. Kung gaano karami yung kaya naming alagaan, kung gaano karami yung kaya naming gastusan, ayun lang muna ang aming sinumulan. Na habang tumatagal, nag-invest din kami doon sa pagdadagdag na mga pupwede naming may pakain sa kanila. Yun yung mga pagtatanim namin, yung mga pagkain ng mga alagang hayop. Pagtatanim ng mais, pagtatanim ng azola, madre de agua, pangunguhan ng mga leftovers ng mga palay na binibigay din namin sa kanila. At bumibili rin kami ng feeds na doon lang muna sa kaya naming bilhin na hinahalo lamang namin doon sa mga natural na pagkain na aming ginagamit din sa kanila. Dito sa mga pakain namin sa kanila, hinahaluan din namin yan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan yung vitamins na ginagamit namin. Araw-araw kami nagbibigay sa kanila niyan, once a day. Naghalo kami ng King's Vita Plus na powder doon sa pagkain nila. Kaya't ganun na lang din sila kaliksi. Napakalakas nila, lalo na dito sa Galaan. Ay talagang malalakas silang kumain. Mga damo, kinakain nila. Yung mga insekto na nasa paligid ay kinakain din nila. At itong mga alaga namin ay napaparami na rin namin. Nagsimula lamang din kami nito noon. Sa iilan, sa pabo ay 8 piraso lang yung panimula namin, na sa ngayon ay higit na sa duble, naging triple na rin ang pagdami nila. Kaya't sa mga nais lang din magumpisa, ay tiyaga-tiyagain lang din natin. Pasaan ba't mapaparami din natin yan? At dito sa bukid, ang daming exciting lagi na kaabang-abang. Lalo na kapag nagumpisa na rin mga itlog yung mga alaga natin, lagi nating iniabangan kung ilang piraso na bang itlog ang meron. Dahil minsan di natin maitatanggi na talagang gustong-gusto na rin talaga nating maparami na rin sila agad. Gusto natin mabilisan. Nasa realidad ay hindi pala ganon. Mas maganda yung tinatsaga natin. At tara, samahan nyo ako, i-check na rin natin yung mga itlogan ng mga alagang hayop dito. Itong gansa ay may itlog na rin. At papakita ko rin sa inyo. Ito na yung itlog ng gansa. Ayan. Kanina, pumasok dito yung inahing gansa. Ayan. Oh. Ayan. Dagdagan na. Dati isa lang to. Ngayon, ayan na. Dalawa na. Galing, oh. Tinabunan niya yung itlog niya. Tinakpan niya. Para niyo makita. Ito yung nauna. Ayan. Tapos ito yung pangalawa. Ayan. Ayan lang natin yung style niya. Ayan. Doon naman na yung biik. Oh. Maingay. Ayan natin yung biik. Biik na nag-ingay. Didik! Ayan. Nakawalay lang sa inahin kasi siya ay part ng barako. Oh, dahil amin yung barako, binigyan kami isang biik nung nanganak na. Ayan. Miyak siya kasi naninibago siya. Kakalagay sa lang sa kanya dito. Kagatid lang kahapon ng may-ari ng inahin. Nung nanganak ng 8, so meron silang 7. Tapos sa barako naman yung isa. Yung bagong mga pugad. Gawa sa dahon ng niyog. Ayan. Pinagtagpitagping dahon ng niyog. Tapos sa loob, ito siya. Lagyan ko ng tela para komportable yung inahin. Doon sa kabila, gumawa rin kami dalawa. Medyo nauna to, kaya brown na. Ayan o. Ito, tinakpan ko ng sako kasi naaarawan. Ayan, ito isa. Brown na siya. Ayan, marami ng itlog. 2, 4, 6, 7 na yung itlog. Yung itlogan na agad. Itong dito, isa kong ginawa. Hindi ko alam kung initlogan to. Ayan. Mukhang hindi pa ito initlogan. Ayan. Ang iba sa likod, ang galimlim na yan. Ito, binili ko dati. Mga bilog na itlogan. Ayan, lahat naglimlim na dito. Puro may mga laman na. Ayan o. Ayan. Doon naman yung taniman namin ng pagkain nila. Azolla pond. Yan yung azolla pond na pampakain sa mga alaga. Dito tahimik ngayon, wala dito mga alaga.
Wala, walang naiwan. Yung mga nagalimlim lang nandito. Dito may isa pang naglilimlim. Yun. Isa. Nagalimlim. Tapos ito naman yung ilaw namin dito. Yan. Yung ilaw na yan, tutok niya. No, pag ganito. Parap dito, para paggabi. Binubuksan lang yan pagka may kakaiba dito. Limbawa, nag-iingay yung gansa, nag-iingay yung mga aso. Binubuksan yan. Tapos dun sa kabila naman, yun yung may ilaw din nakatutok dun. Yan o. Yan, dun naman tutok yan. Tapos dun yung mga gansa, ay mga pabo. Yung iba yung nandun sa, gala, sa labas, nakagala. Ayan o. Ayan. Ito yung aming munting lagayan ng mga alagang hayop. Doon naman may bahay, doon ang pinsan ko. Tapos doon tsuhin ko, tapos doon namin. So ayan po. Maraming salamat po. Thank you po.